Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa ating channel, mga idol, at sana sa taong 2023 ay sasamahan nyo pa rin ako sa ating mga kwento. Simulan na po natin ang ating kwento. Muling naglalakad ang grupo nila ni Macro hanggang sasapitin ang kubo doon sa gilid ng bundok. Nakatayo ito sa ilalim ng malaking puno ng mangga, habang may mga sagingan naman ang nakapalibot. Sa unahan naman ng kubo, may mga taliman ng mga mais at gulay ang pamilya nitong si Guyong. Tanong agad itong si Turo, "Macro, naramdaman mo pa rin ba ang mga naramdaman mo kanina?" "Oh, Turo. Ngunit sa tingin ko, medyo may kalayuan ang mga ito galing sa ating kinaroonan." Ang sagot naman itong si Macro. Lumipas ang mga oras, wika nitong si Macro na simula na nila ang pag-iimbestiga sa buong lugar. Kumalat na ang kadiliman dahil alas 6 na ng gabi. Ngunit sila lamang ni Turo ang maglilibot sa buong lugar at maiiwan sina Amara at Makil para hanapin ang mga nilalang na naramdaman nitong si Macro. Dahil hindi pa umalis ang mga ito, nasa palibot pa ito ng kanilang kubo. Hindi na din nila pinauwi sina Guyong dahil baka ang magkakapatid pa ang mabiktima ng mga nilalang na umaaligid sa kanila. Nang makaalis na sina Macro at Turo, mabilis nang lumabas na din ng kubo itong si Amara at Makil. Bilin din niya sa dalawang magkakapatid na sina Guyong na huwag lalabas ang mga ito. Huwag buksan ang bintana at pintuan hanggang hindi sila ang magtatawag. Huwi ka nitong si Amara kay Makil. "Makil, amuyin mong muli ang buong paligid." Mabilis naman na ginawa ito ni Makil. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, may kinukusot-kusot ang dalagang si Amara na isang bulaklak na kulay asul. At pagkatapos ipinahid niya ang katas nito sa ilong nitong si Makil. Ilang sandali lamang, wika nitong si Makil, "Panginoon, may mga naamoy ako na mga nilalang doon sa likuran ng mga manggahan na iyan. Ngunit hindi ko mawari kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito." Sagot naman itong si Amara, "Sumunod ka sa akin, Makil. Tiyakin natin kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito." Mabilis nang umibis itong si Amara matapos na makapag-usal ito ng mga orasyon. At makalipas lamang ang ilang minuto, nagkukubli sina Amara doon sa likod ng mga puno ng mangga. Madilim na ang buong paligid. Hindi din ganun kaliwanag ang sinag ng buwan. Ngunit naaninag pa rin nila ang apat na mga nilalang ang nasa unahan doon sa manggahan. Nandoon ang mga ito sa mga malalagong damuhan. Pinagmasdan itong mabuti ni Amara hanggang sa makita nilang bigla itong nagsitakbuhan papunta doon sa may sagingan. At hindi lamang apat pala ang mga ito. Pagdating doon, biglang tumuwad ang tatlo sa mga ito. Pito lahat ang mga nakikita nilang nilalang. Tutuwad ang ilan sa mga ito. Pagkatapos, tatayo at tutuwad na naman. Ang iba naman sa mga nilalang nagtatakbuhan at biglang tatalo na lamang doon sa mga puno ng kahoy. Wika nitong si Amara, "Putsa, mga aswang ang mga ito, Makil. Papanong may mga aswang ang umaaligid sa atin?" "Tama ka, Panginoon. Mga aswang nga ang mga ito." Nagpasya itong si Amara na bumalik doon sa kanilang kubong tinutuluyan. At uwi ka nito kay Makil na pabayaan na lamang muna nila ang mga nilalang na kanilang nakikita. Kailangan na malaman muna nila ni Macro na may mga aswang ang umaligid sa kanilang kubo. Ngunit sa isip nitong si Amara,
maaaring hindi ang mga aswang ang naramdaman kanina ni Maklo habang papunta pa sila dito sa lugar na ito. Dahil kung aswang man, sa lakas ng kakayahan nitong si Maklo, malalaman agad ng binata kung anong klaseng mga nilalang ang nakasunod sa kanila. Naguguluhan na itong si Amara. Batid niyang bukod sa mga aswang na ito, may iba pang mga nilalang ang nagparamdam sa kanila. Sa kabilang banda naman, habang sina Turo at Maklo, napakabilis ng kilos ng dalawa. Parang mga anino lamang ang dalawa na humahagibis doon sa buong lugar. Hanggang sa matagpuan na nila ang ilan sa mga halaman na itinanim ng dalawang kalabang ang tinggero. Halaman na galing sa mundo ng mga Diablo. Kung tingnan mo ito, para lamang itong ordinaryong halaman. Ngunit kung may mga kaalaman ka sa aral, sa kanan o aral man sa kaliwa, unang pagkakita mo pa lamang sa mga halaman na ito, mababatid mo agad ang sobrang kadiliman na nakabalot sa halaman. Amoy na amoy nila ni Maklo at Turo ang kakaibang baho ng halaman. Para itong bumubuga ng nakakasulasok na amoy. Mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon itong si Maklo. Pagkatapos, hinugot niya ang laging dalang tabak at itinagpas niya sa pinakapuno ng halaman. Nang maputol ito, may mga isinaboy agad si Maklo na mga langis doon sa halaman. Kaya agad itong nalalanta at pagkatapos lumiliyab. Ginawa nila ito ni Turo sa buong gabing iyon. Hinahanap nila sa buong lugar ng Santa Catalina ang mga nakakalat na mga halaman. Wala pang mga bulaklak ang mga ito. Ibig sabihin, hindi patuloyang naisarado ng mga ito ang buong lugar. Kailangan nilang mawasak ang mga halaman na ito bago darating ang kapistahan sa lugar na ito. Madaling araw na nang umuwi sina Turo at Maklo. Pagdating nila doon sa kubo, naabutan pa nilang gising itong si Amara at Makil. Wika agad ng dalagita na may mga nagpaparamdam na mga aswang sa kanila sa paligid ng kubo. Kaya nagtataka itong si Maklo, papanong may mga aswang ang nakisali. Kinabukasan, nagpasya sina Maklo na muling balikan ang bahay nila ni Lolo Tikoy at ibalita ang lahat ng mga pangyayari kinagabihan. Ngunit bago makalis ang grupo ng mga ito sa kubo at puntahan ang bahay ni Lolo Tikoy, may dumating na mga bisita ang mga ito. Ang dalawang antinggero na kasamahan ng mga lalaking binugbog nitong si Maklo noong nakaraang araw. Wika agad nitong si Jay. Maklo ang pangalan mo, hindi ba? Hindi kami na parito para makipaglaban. Wala kaming kalaban-laban sa inyo. Naparito kami para tumulong. Hindi namin papayagan na mayroong mangyayaring masama kay Lolo Tikoy. Ipaliwanag ninyo sa amin ang tungkol sa sinabi mo, bata, na may mga kampo ng kadiliman ang nakapasok dito sa lugar ng Santa Catalina at may balak na masama kay Lolo Tikoy. Bago sagutin ang mga ito ni Maklo, para mapatunayan na nagsasabi ang mga ito ng katotohanan, hayaan ng dalawang antinggero na mahawakan ni Amara ang kanilang mga sentido. Sa mga ganitong pamaraan kasi, magaling at malakas ang kaalaman ni Amara. Malalaman ng dalaga ang pag-iisip ng isang tao kung may bahid ba ito ng pagsisinungaling. Makalipas ang ilang sandali, wika nitong si Amara matapos ang kanyang ginawa. Bukal sa kanilang loob ang pagpunta dito sa atin, Maklo, at walang bahid ng kasinungalingan ang kanilang mga puso. Kaya agad na sinabi nitong si Maklo ang lahat-lahat
na ibinigay na misyon sa kanila ni Lolo Tikoy. Kaya wika ng dalawang antinggero, kailangan nilang tumulong sa paghanap sa mga halaman na iyon at sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman na nakapasok na sa kanilang lugar. Matapos na makapag-usap ang mga ito, nagpaalam na ang dalawa sa kanila. Magkakahiwalay ang kanilang grupo na gagawin ang misyon na ito mamayang gabi at magkikita na lamang ang mga ito sa kubo nila ni Macro kinabukasan. Bumalik na ang mga ito doon sa sentro ng lugar. Ipinasama na din nila ni Macro sinagguyong para siguradong ligtas ang mga ito galing sa mga nilalang na umaaligid pa rin sa kanila. Habang ang grupo nila ni Macro, mabilis na din na umalis ang mga ito doon sa kubo. Doon na dumaan sa kakahuyan ang mga ito papunta sa bahay ni Lolo Tikoy para mas mapadali. Ngunit makalipas ang ilang minuto, tumigil itong si Amara sa paglalakad. Pati sinaturo at Macro, napansin na din nila ang hindi pangkaraniwang mga pangyayari sa kagubatan. Wika nitong si Amara sa kanyang mga kasamahan. Mukhang pinaglaruan tayo, Macro. Sagot naman itong si Macro habang inilibot ang paningin sa paligid at nakikiramdam. Tama ka, Amara. May mga nagmanipula sa atin. Sinubukan ng mga ito ang ating mga kakayahan. Napansin kasi ng mga ito na nagpabalik-balik na sila sa kanilang dinadaanan. Ang isang malaking punong kahoy na nasa gilid ng daraanan. Dalawang bisis na nila itong nakita at nadaanan. Napapangiti na lamang itong si Toro. Sa isip kasi nito, malas ng mga nilalang na naglalaro sa kanila. Dahil sina Amara at Macro ay mayroong taglay na malakas na kakayahan na kayang mabatid agad ang panimlang sa katotohanan. Nag-usal itong si Macro habang nagkarga sa kanyang kanang palad. Matapos na gawin iyon ni Macro, utos niya sa kanyang mga kasama na takpan ng mga ito ang kanilang mga tainga. Pagkatapos, buong lakas na ibinagsak nitong si Macro sa lupa ang kanyang palad. Lumikha iyon ng kakaibang uri ng ingay na parang sigaw ng mga kaluluwa na nasa ilalim ng lupa. Makalipas lamang ang ilang segundo, bumalik na ang normal sa kapaligiran. Wala na pala sila sa kakahuyan. Nasa gilid na ang mga ito ng maisan ni Lolo Tikoy. Wika nitong si Macro. Ang mga engkantong may gawa sa pagligaw sa atin ay mga pangkaraniwan lamang. Kaya sa mga oras na ito, sa aking ginawa, natitiyak kong binawian na ang mga ito ng buhay. Matapos iyon, naglalakad na muli ang mga ito para makapasok doon sa kakahuyan kung saan naninirahan itong si Lolo Tikoy. Malapit na ang mga ito sa bahay ng matanda. Ngunit nang akmang papasok na ang grupo nila doon sa mga kakahuyan, biglang nakita nila ang dalawang antinggiro na sina G at Elmer. Naglalakad naman ang mga ito papunta sa kanila na galing doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Kaya nagtataka si Marco dahil ang paalam ng mga ito na babalik na doon sa sentro ng lugar. Nang makalapit na ang mga ito, ang kwento ng dalawa na galing ang mga ito doon sa bahay ni Kapitan Tikoy at wala ang matanda doon. Ayon sa kwento ng mga ito, kanina pa daw umaga na nakaalis ang matanda papunta doon sa sentro ng lugar. Ngunit agad na napansin itong si Macro ang kakaibang ikinikilos at pagkakilanlan ng dalawa. Wika nitong si Makil habang patuloy na sumisingot-singot. Sarap lapain ang dalawang ito, Panginoon ng Macro, Amara, Toro. Naramdaman itong si Makil at naamoy
na hindi ang mga ito ang tunay na mga anting giro. Sagot naman itong si Makro. Gawin mo sa mga ito ang nais mo, Makil. At pagkatapos, itinuro ni Makro ang dalawa. Wika ng binatilyo. Huwag ninyo kaming gagaguhin. Hindi kami ganun kahina para maninlang ng mga katulad ninyong mahihinang nilalang. Ngayon na, Makil, atakihin mo na ang dalawang ito. Utos nitong si Makro. At biglang umigpaw itong si Makil para atakihin ang dalawang nagpapanggap na mga anting gero na sina G at Elmer. Ilang sandali pa bago maabot ito ni Makil, nakapagpalit na ang dalawa ng anyo sa pagiging mga malalaking aso. Mabilis nang umigpaw ang mga ito papunta doon sa mga damuhan at papunta doon sa kakahuyan. Wika naman itong si Makro. Amara, Makil, dito na muna kayo. Tara na, Toro, habulin natin ang mga aswang na iyon. Mukhang may mga makukuha tayong impormasyon sa dalawang ito. Mabilis nang tumakbo sina Makro at Toro. Sa sobrang bilis ng dalawa, biglang nawala ang mga ito sa mga mata nila ni Amara. Pagdating doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan, nawala din ang kanilang sinusundan na dalawang napakalaking mga aso. Ngunit ramdam ni Makro na nasa paligid lamang ang mga ito at nakamasid sa kanila. Lumipas ang ilang sandali, may nakitang apat na mga katao sina Makro at Turo doon sa isang puno ng kahoy ng tugas. Nakakapit ang mga ito na parang mga tuko. Walang reaksyon ang kanilang mga mukha. Nakatutok ang mga mukha ng mga ito doon sa puno. Wika nitong si Makro. Mukhang mapapalaban tayo ngayon, Turo. Sinusubukan tayo ng ating mga kalaban. Maaaring napag-alaman na ng mga ito ang ating ginawang pagwasak at pagsira sa mga halaman na itinatanim ng mga ito. Tama ka, kaibigang Makro. At maaaring hindi lamang dalawang mga anting giro ang makakalaban natin dahil nagsilabasa na din ang mga aswang. Mukhang may mga kakampi ang mga ito na hindi lamang mga aswang, pati na rin sa iba't ibang uri ng mga engkanto. Agad na nilapitan nila ni Makro at Turo ang apat na mga nakikita doon sa puno ng tugas. Ngunit bago pa sila makakalapit, biglang tumitig ang mga ito sa kanila. Sabay-sabay na napalingon ang mga ito. Kakaiba ang itsura ng apat na mga nilalang. Malayong malayo ang wangis ng mga ito sa hitsura ng mga tao at lalong-lalo na sa hitsura ng mga aswang. Kaya alam ng dalawa na hindi aswang ang apat na mga ito.